Mismong si Defense Secretary Gilbert Gibot Chudoro ang nagsabing hindi simpleng misunderstanding o aksidente lamang ang pangunguyog at panunutok ng patalim ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17. Taliwas ito sa naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes na malamang ay aksidente lamang ang nangyaring komprontasyon. Pero nitong Lunes, iginiit ni Chudoro na hindi minamaliit ng gobyerno ang nangyari. Base sa final assessment nila, malinaw na deliberate o sinadya ng China ang mga pangaharas sa mga sundalo ng Philippine Navy. Yan ay para mapigilan ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Malaki ang pinagkaiba ng posisyon ni Executive Secretary Bersamin at Secretary Chudoro, kaya hindi na iwasang tanungin kung bakit biglang nagbago ang posisyon ng Malacanang. Sagot ni Chudoro, preliminary assessment lang daw ang nasabi kamakailan. Pero matapos doon na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Palawan, ay mas tumibay na sinadya nga ang insidente sa Ayungin. Linggo, nang personal na bisitahin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga sundalo ng AFP Western Command sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kinausap niya mga sundalo. Pinarangalan pa nga ng Pangulo si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang sundalong naputulan po ng daliri sa huling RORE mission. Dito niya iginiit na hindi kailanman gagamit ng dahas ang Pilipinas laban sa China. At bagamat naniniwala ang militar na sinadyangan ng China ang pangunguyog sa mga sundalo at sa Ayungin, nilinaw naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na tama naman si Bersamin dahil hindi talaga may tuturing na armed attack ang ginawa ng China Coast Guard noong June 17 kung ito ang gagawing batayan para paganahin ang Mutual Defense Treaty o MDT. Dahil dito, kinumpirma ng palasyo na tuloy pa rin ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero taliwas sa naunang announcement na isa sa publikong schedule, hindi na raw ito ia-anunsyo or ia-announce pa ng militar. Plano rin ng palasyo na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Pero sa ngayon, ipinupursige muna ng Department of Foreign Affairs o DFA ang bilateral mechanism sa pagitan ng Pilipinas at China.